Sunday na rin. Hello, hello. Late ako. Pero okay lang. Kailangan ko lumafang ng very slight. Kamusta guys? Kamusta kayo nandito? 13 tayong nandito ngayon. Happy Easter all sa inyong lahat. Inisip ko actually kung magpapalive ako ngayon. Alam naman natin mahal na araw pa rin naman. Pero sabi ko, sige, bakit ba hindi? Baka naman may gustong makichika. Bakit ba hindi? Wala naman tayo masyadong pag-uusapan ngayon, guys. Galing sa bakasyon ng mga tao, tigil naman din lahat ng mundo. Sabi ko sa inyo, medyo nagdadalawang isip ako kung magpapalive ba ako. Ano. Pero sige, open naman ako sa mga questions. So kahit na medyo lihis sa pageantry, sige, itanong nyo lang yan. Mag-hello muna tayo at bumati muna tayo ng Happy Easter sa mga nandito ngayon. Ayan. I wanna say hello to Mega Firefly, to Jester. Kamusta ka dyan? Kape-kape. Posasology. Ayan, nandito na rin si Sophia. Rang-rang, kamusta ka dyan? Rang-rang si Anthony De Leon, si Bubbles, si Bren, si Zethan, of course, si Magic Oliver nandito na rin. Yes, PDGF, start na tayo ngayon. And of course, si Nel Maceda na nasa Riyadh, KSA. Kamusta kayo? 207 na nanonood ngayon. Hindi naman natin ito masyadong hahabaan. Alam ko medyo may... bakasyon fever pa kayo. So sabi ko naman sa inyo, inggitin niyo ako dahil hindi ako nagbakasyon ngayon. Unang-una, bakit niyo gustong umalis at lumabas? Napakainit. Although recently medyo nag-uulan, ako dito lang ako sa bahay. Parang feeling ko, kapalaran ko magpahinga ng bonggam-bonggam-bongga at hindi masyado maglalabas because starting tomorrow hanggang sa rest ng April, mabibisi ako guys. Mabibisi ako sa medyo marami-raming training. May mga training program nako na talagang pagsasalangan. So, tingnan natin kung kayanin. Sige, mag-hello muna tayo sa mga regulars na nandito ulit. Oscar Paltad, parang ngayon na ulit kita nakita ngayon. Kamusta ka dyan na nasa Cebu? Kristen Santiago na nasa Nueva Ecija naman. Hi, Bert Escudero. Kamusta ka dyan? Ay, Heart Pinoy Channel. Ayan. Uy, yung nga pala, naka-Easter... Ayoko sana isuot to kasi may interview ako na ito isuot ko. Eh, kaso lang nakyutan ako kasi bunnies! Come on, Easter! Ayan. Okay, Black Spartan, tita, sino naka-lineup mo na interview na MUPH candidate? May ine-edit ako ngayon. I am currently editing Miss Hawaii, si Bianca Tapia, and of course, Miss Universe Philippines, UK, Christina Chok. So sana abangan nyo yan. And... next week, nililinya ko ang ating pinakamagandang Miss Charm na si Krishna Gravides para sagutin ng mga pageant questions ninyo. So, sabi ko, surprise ko sana kayo, pero parang gusto ko, sige, gisahin nyo ang aking alaga para... maramdaman niyo kung anong mga saloobin niya sa mga pageantry na ganap. Sana maka-attend kayo next week. Itatry kong i-set up yan para makita ninyo kung paano yung interaction natin. Sana ayusin niyo naman yung pag-uugali ninyo. Ayan. Hi Asher, kamusta ka dyan? Finjay Pasen, tama ba yan? Hindi ko alam paano i-pronounce, pero sabi ni Asher na adik dito, Happy Easter from the chicken capital of the Netherlands. Ay, talaga ba? Hi, Roland! Kamusta ka dyan? Hi, Yorn! How are you? Hi! Galing naman si, of course, si Yorn sa East Coast. Ayan. Hi, Peter Sapphire! Si Rams Cuevas ay nandito, si Oscar at si Otan. Kamusta na po ang mga babies nyo? Bowie, mukhang makakabuo na naman kami kay Bowie. Parang walang nangyari. Parang hindi nilagyan ng catheter sa mga parte ng katawan ni Bowie na hindi natin kailangan i-discuss. Pero mukhang matatag na matatag ang pagkalalaki ni Bowie. Mukhang ang dami naming naka-line up. Nakakaloka siya. Si Beans naman, ayun, emo pa rin po siya. Pero nakikita ko siya ngayon nakatayo at tumatawid. So mukhang mabubuhay sila. Yun lang ang importante doon. So, ayan. Pinagtanggal nila yung mga catheter nila. Si Beans lang ang hindi nagtanggal kasi good boy yan. So, nag-i-emo siya hanggang ngayon. Medyo doble kayod kami ngayon para patabain sila kasi medyo nag-lose din sila ng weight. Although si Bowie, mukhang naka-recover naman ang husto. Ayan. Mag-drink reveal muna tayo ngayon. Meron akong bagong nakuha sa supermarket. Virtue naman daw ngayon.
clean energy drink, zero sugar, zero calories. Ewan ko, hindi naman ako masyadong makwenta doon. Pero nakita ko kasi berries at may caffeine. So sabi ko, why not? Diba? So ayan. Alright. Woo! Blair! Sige, mag-chichika tayo dyan. Mag-chichika tayo. Okay, sige. Alam ko may mga pag-uusapan tayo. If you wanna talk about Fashion Week, might as well talk about Fashion Week. Like, I know, you wanna talk about something, it's gonna be a little difficult. Alam nyo naman, kaibigan ko ang nasa kalagitnaan itong conversation na to. Pero bago tayo dyan, sagutin muna natin to dahil meron tayong phone-in question. Bago ako mag-take in ng mga questions ninyo. Okay. Carl Vincent, always a big fan. Sana wish me luck sa upcoming board exam ko for the CPAs. Ayan na to. Sana, dahil nag-aaral ka naman ng bonggam-bongga, sana ay pala rin ka, Carl Vincent Enriquez. Okay. Nagpapabati rin pala ang ating kasamahan dito na si Kaloy Areza. Happy birthday sa iyo, Kaloy. At gusto ko magpasalamat sa isa nating classmate dito, kay Sherwin Fua. Sherwin was super kind enough to send me goodies at home. Tuwan-tuwa ako dahil yun ang kailangan ko sa life ko. Ayoko na ng automated na coffee machine. Kailangan ko pala ng French press. At pinadalan niya ako ng French press kasama na rin ng kape galing sa Kape Warehouse. So if you have the time, please check them out on their socials. And binigyan din niya ako ng jewelry organizer na gina-gina ako na maglabas ng mga look at this stuff. Isn't it neat? Binigyan ako ng bonggang-bonggang pangmayaman na jewelry organizer galing naman sa Daily Green Store. So, para naman ma-inspire akong bumili pa ng alahas ng bonggang-bongga. Okay, I am going to take in some questions! Alright, Keming B, tita, push na yung bid ni Kat Espin. May official photo na siya for MU Ecuador kasama ni Nadia Mejia. Okay, good luck sa kanya. Hindi ako masyadong on board doon. Pero sa bagay, gusto naman niya yun, dream naman niya. Pero personally, hindi ako masyadong on board doon. So, bala siya sa life niya. Hello, Serendipity Hill. Kamusta ka dyan? Tita, nabulungan niyo ba si Ira to join METH? Because I think it fits her so much. Very fresh. Thank you for your statement. Hindi, actually. Kukurutin ko nga yan eh. Hindi naman nagsabi sa amin na sasali siya ng MPE. Well, actually, nag-mention na siya noon bago siya sumali na sasali siya. Nung nakasali na siya, natatawa ko sa view ko, wait lang. Nung nakasali na siya, hindi naman niya sinabi sa amin na dire-diretso na pala yung mga preparations niya. Pero natutuwa ako ngayon. I am also helping her out. I'm also helping her out with the current events and environmental news and also her comm skills. Maayos ang comm skills ni Ira. Makinis, maaliwalas. Maganda yung storytelling na skills niya. So I think she will do very well at METH. At masipag siya. Ayan. Hello, Blair! Blair Wanderlust. Tita, please advise your friend to stop dragging Pia down. Okay. Lots of toxicity in his page and channel. He did that to MMD and Atisa too. If he had balls, he should talk to them in person. Well, that's also precisely the reason kung bakit hindi rin ako nagpapagitna, guys. Kasi alam ko yung feeling na nadidiktahan sa sarili naming page eh. So, nung time na nangyari yun, when the page was still really young, nung talagang medyo heightened pa yung emotions namin, ayaw na ayaw din namin na nadidiktahan kami kung anong mga dapat namin i-post o hindi. So, as a rule, kami ni Tita B, kami mismo nag-isip na hindi kami makikisaw-saw sa page ng ibang tao. Like, bahala sila if they want to crash and burn. Kasi alam naman, I mean, especially those who are like really smart in the way they would like write their captions or write their pieces. Ito yung mga tao na all the more, maintindihan nila yung idea ng huli pero hindi kulong. So, bilang kaibigan, alam ko yung hugot niya. Hindi ko lang maintindihan yung lalim ng hugot niya kasi hindi ko hugot yun sa tao. So, ako, nakikita ko yung mga post katulad ninyo, nakakasuya din naman.
Parang hindi rin naman maganda tingnan. Pero wala akong magawa eh, kasi post niya yun eh, tsaka page niya yun eh, labas ako dun eh. Pero sa akin lang, hindi yun yung experience ko sa tao. Hindi lang ako ganun, kung tutuusin na, hindi pa ako ganun ka-vocal. Because honestly, I don't even have the facts to back it up or like the numbers to back it up. But all I can say na kung ano man yung binabato nyo dun sa isa, dun sa nakoronahan nating Reyna, hindi siya talaga salbahe, guys. I promise you this, hindi talaga siya salbaheng tao. Posibleng may mga natapakan siya on her way up. Sino ba naman ang hindi? Like, pati rin naman ako dito on my way to expanding my recognition, expanding my channel. Along the way, I'm sure may mga natapakan din ako. Ganun din yan siya. Pero yung sabihin mong deliberate naman tatapak ng tao or deliberate ng mga sisira ng tao, wala akong naramdaman na ganung vibe sa ilang taon kong nakakausap yung taong yun sporadically. Ayan. Okay. Naku, nagpapasalamat ako dito kay Ollie. Hello, Ollie. Kamusta ka dyan sa Ho Chi Minh City sa Vietnam? Kamusta? Happy Easter sa'yo. Hello. Hello. Good evening. Good morning. DNVBRX. Hello. Kamusta ka dyan? Thank you so much, you guys. Ayun. So, hi, Gail. Hello. Kamusta? Hello, Liza. Liza. Liza Rodriguez. Oo nga, bunnies. Di ba? Para fitting. Hello, Elon from Slovakia. Hello, love, Nimrod. OMG. Kahit na 3 a.m. nanunood pa rin. Ako, yan talaga nga. Solid na solid. Thank you, love, Nimrod. Ayun, okay. O sige. Total, nandito na rin, Asher. Okay, so para lang maintindihan niyo yung dynamics namin, ba't ako hindi na rin masyado nakikisaw-saw. Of course, I will still use my platform to defend whoever it is I feel like defending, pero ito kasi yun. Yung dynamics kasi ng friendship namin revolves around the idea na parang you're still on your own. Naalala niyo nung hindi kami okay ni Adam. Nandiyan siya as friend namin both. Hindi rin naman siya nag-pick ng side. Kumbaga, he kept like a really good relationship. So ako, feeling ko, I should also do the same. Kumbaga, kung sino yung mga kabangga niya, not necessarily kailangan kabangga ko din. Kumbaga, may autonomy kasi kami. Now, do I think it's a little too much? Yeah, I kind of think it's a little too much because mahal na araw eh. I mean, ako lang, out of like, just the very idea na timing, mahal na araw lang kasi. Kung pwede siyang paluin, mahal na araw lang kasi. Pero yun nga, kung hindi nyo gusto yung content niya at triggered kayo sa content niya, huwag nyo na masyado rin pansinin, huwag nyo na marin masyadong silip-silipin. In fairness, may yun, huwag nyo nang masyadong, kasi papalakihin nyo rin yan, bigyan nyo rin ng, di ba, yun lang. Yun lang naman. Hi, Passion Foodie. How are you? I admire you for being classy. Kahit dinak ka ni Pauline at nagkaroon ng issue kay Atisa, love-love pa rin ang nanaig in the end. Medyo, ano nga eh, medyo nakakalungkot nga. Because I've always been honest with you guys. Di ko naman kayo ini-etchos. Pero medyo sad din ako. I had to also, like, make pigil. Kasi yes, with Pauline, kinontinue namin yung support. With Atisa, kinontinue namin yung support. With Gwen, talagang totally nanahimik kami. And kung ako lang masusunod, gusto ko rin naman siyang supportahan nun. But there were decisions that were made, lalo na kapag kinikip namin yung integrity ng page namin and dalawa kami na nandun. Sometimes may mga decision ako na hindi na ginagalaw ni Tita B. So kung si Tita B na rin na nag-decide na hindi na magpo-post o huwag na masyadong bigyan ng platform, of course, nare-respeto ko rin. So when we started, ang inisip talaga namin is to really support whoever carries the Philippine sash. Pero siguro now that we're a little older, now na parang mas feel namin pwede na kaming mamili, hindi na rin namin masyadong pinapairal yun. Kasi siguro na iba na rin yung lifestyle namin, na busy na rin kami. Tita B, in a few weeks, will definitely busy with her new family, with her new baby.
So ako rin naman na busy rin ako sa other things. So kung hindi ko na ma-cover yung isang pageant, parang I don't feel na the need to like really explain and apologize pa. So yun din yun. Uy, talaga ba, Aldwin, my pug, Shortbread, I love you, Shortbread, that's an amazing name, loves watching you every Sunday morning here in Boston, oh my God, you're the best, Shortbread. Hi, Kimmy, kamusta ka dyan? To be honest, boring naman yung live, naku, di ko na-vet. Okay lang yun, again, you guys have choices, like, nandito kami lahat on YouTube. Kahit na ako dito on Sunday, wala naman sapilitan to. Nasa inyo naman yan kung available kayo o hindi. Sa akin din naman kung available ako o hindi. So kung trip niyo yung ganung content, go. Go lang naman. Yun nga lang, kayo na rin ang bahalang mag-decide if it's a little too much for you or hindi na. And I think even sa page ko rin noon, even sa channel ko rin naman noon, no, kasagsagan ng mga awayan-awayan nun. Kayo rin naman mismo, may sarili rin naman kayong desisyon kung manunood kayo sa akin or hindi. Hi, Jam Amihan. Tita L, sa post ni SNS, parang naging dating ay ginagamit na mask of intellectualism to prove his point. At saka parang BFF niya si Showbiz Titas, kaya siguro nahawaan na rin siya ng kanigahan. Di ko bet yung Showbiz Titas. I'm sure hindi rin ako nila bet. Ang tabloid, guys. My God. Parang ang tagal na ilang taon na rin silang nandyan. Tapos parang, hindi mo lang nag-elevate pati graphics nyo. Hindi naman nag-elevate yung graphics ko dahil tamad ako, not because hindi ako creative. Alam mo yun? Yun lang. Ano yan? Oh, wow! Family. Sorry, nandiyan si Bowie, nandiyan si Ponyo, nandiyan yung mga babies, nagmamahalan silang lahat. Alright. Uy, I wanna say hello, hello, good evening. Ooh, I'm Julian. Hi, how are you? Happy Easter to you. Mental health check to all. Ano na ba ang latest? Close ba si Sir Jason at Heart? I wouldn't say they're close, pero nagkita kasi kami dun sa huling event namin. And of course, nag-catch up din naman kami. And of course, nalaman ko rin na because he has been also very like supportive and like very pro-Heart, of course, umabot na rin sa kampo nila Heart. And legit naman din kasi na nagtuturo siya, legit naman din kasi na may classes talaga siya. So, from what I know, in-invite nila yung kampo ni Heart para mag-talk dun sa class niya. From what I know, si Heart nag-agree. So, yun yung nakikita kong direct connection nila lately. Yung nag-agree si Heart na magkaroon ng appearance para mag-merge yung mga fashion classes nila dun para makinig din kay Heart. So, hindi mo rin talaga mabangga, lalo na kung may mga resibo sila na ganyan at alam nila yung technicalities. Pero yun nga, the very idea na naghahatakan sila pababa. Awarding ceremony! At sasagutin ko to. Roland de Guzman, thoughts mo kung saan sasali si Venus sa Miss Universe Thailand or Miss Universe India? OMG. Paano pag manalo siya ng Miss Universe India? Paano pag manalo pa siya ng Miss Universe? Diba, parang ang eng-eng talaga ng Thailand, andyan na binibigay na sa inyo. Pero again, dahil Team B na ako from the start, eto nararamdaman ko. Kung magta-Thailand siya, at sa totoo lang gusto ko pa rin siyang mag-Thailand, sana ibigay na sa kanya kasi alam kong lalaban ang gusto yan. Kung mag-Miss Universe India naman siya, magmumukhang pang-sampal niya lang yun sa Thailand. So parang ayoko din naman. At parang hindi naman din, sa bagay, to ruffle feathers, why not? Feeling ko kahit saan, kung gusto ko na nga lang kupkupin sa Pilipinas yan, sana kinupkup na natin dito. Hi, Yorn! Ako si Yorn, sending my regards to the owner of Shortbread, taga Boston din pala. Baka neighbors lang kami. Nako, go, chika yourselves. Ayan. Hindi ako makadecide, parang ni-whiplash ako dun na. Sobrang supportive ako kay Vina kung saan siya sasali. Bet na bet ko yun. Bahala siya si Vina. Sino pa ba? Medyo nega kay Pia. Parang hindi naman medyo. Parang established na. Okay. Otan, do you think magiging potential hurdle si Miss Universe Saudi Arabia sa journey ng magiging candidate natin? I think lahat silang bago magiging hurdle. Pero
guys, dapat by now alam na natin na photos are one thing, actions are another, videos are another. And kapag hinilera mo sila, madali nang mag-weed out yung sino talagang legit na kahit burahin mo man yung mga lasang mukha o ano man yung mga press release talaga ng press. Makikita mo kasi kung sino talaga yung angat dyan eh. I mean, by now, alam na dapat natin ito. Hi, Blank Check. Kamusta ka dyan? Hi, Ron Chrysostomo. Love your Sparkle Sunday. Ooh, like I'm super into Dune right now. Yung Sparkle Sunday ko, if you have the time to check it out, kita sa Pageantry. Kamusta ka naman na uubo? Inom ng tubig pag may time. Ayan. Very Dune. Gina ako para sa part 2. Ayan. Hello, Jama Mihan, Tita Lavinia. Nagkataon na puro cape gown ng winner sa Universe International at World. Will it be a trend next edition? And plan niyo po ba itong i-feature sa Sparkle Sunday soon? Thoughts po. Sa totoo lang, sana itigil na nila. Nagsawa na rin ako. Nagsawa na ako sa kakapak-cape. Tigil niyo na yan. Bumalik na kayo sa minimalist hubadera. Yan yung mga hinahanap ko ngayon. Okay. Jay, sino po ba tita yung topic ng conversation? Sorry, roten ako. Bakit malaking bubog niya kay Tia? Please enlighten me. Hindi ko rin alam eh. Para feeling ko yung mga issue nila bago pa tayo nagkaganito. You have to understand, medyo mas mas early sila sa pageantry kaysa kami na nag-out. Kami kasi nag-out-out kami. Mga 2016 lang eh. Pero matagal na kaming nakikisawsaw. Eh, ito kasi ito ng mga taong nakapwesto na dyan, mga taong press na dyan, before pa lang kami nandito. Hi, Miguel San from España. What are your expectations in terms of production sa MUPH? Honestly, wala. Wala akong expectations. Ayoko mag-expect para naman mawaw ako. Ayan. Vanderdick, tita, wala na ba talaga si Sam, Kat at Sam? Parang tahimik naman sila. May sinabi naman na statement yung management nila. By the looks of it, parang wala naman na. Parang, di ba? Di na rin ako masyado nakikisilip eh, kasi ang hirap naman kung ang basehan natin palagi, social media eh. Paano ko sila rin mismo, ayaw din nilang mag-post. Parang wala naman ako masyadong naririnig. So, yun lang. Hello, JN Ramos, na hindi na silent listener. Your thumbnails. Oh, thank you. Thank you for like super getting this. I was really looking at a Mad Hatter thing. So thank you at na-recognize mo. Your thumbnail speaks Alice in Wonderland. Kaya ngayon yung kinuha ko yung picture na lang namin ni Gizmo kasi feeling ko wala na ko yung pag-uusapan ngayon. You as a red-haired Alice and Gizmo as the Cheshire Cat. I love Gizmo. Nasaan na ba yung babaitang yun? Thank you! Ayan, you silent no more na tong si J.N. Ramos. Okay. 73 questions for Tita Lavinia from Mamba Balot. If you could ask these three people a question, what would it be and why? Donald Trump, why? Princess Diana. Ano ba gusto ko itanong? Ano ba? Anong plano niya? Kim Kardashian. Ano ba gusto kong ano? Anong kay Kim? Wala akong maisip. Parang gusto ko lang chumita lang sila. Ayan. Hi, Grayson Ford. Kamusta ka dyan? Okay. Yorn, is MU Saudi Arabia real? Real daw, pero parang feeling ko eto yung tipong mga franchise na pwede nilang i-carry yung country pero sa labas pa rin yung franchise. Kumbaga yung operation sa ibang country pa rin. Feeling ko lang, hindi ko naintindihan yung arrangement nila pero parang ang nag-ooperate, kumbaga hindi naiiba sa idea ng Filipino community elsewhere.
Tita L, tingin mo po Universal Woman ang bagong franchise ni ALV? Ronald, parang hindi ba understood? Kasi pinadala na rin nila si Gigante. Feeling ko yun yung bago. Hi, Nel Masada. Talked about UK and Hawaii. Do you think sa mga Philcom girls can penetrate to the top 5 at sumira ng listahan natin? I really like these two girls. Si UK, feeling ko siya yung pinakamalakas sa lahat ng Philcom girls. Kasi parang mas may lakas ng loob. Medyo mas mature din siya. So yung pag-iisip niya, yung mindset niya, tsaka yung level of maturity niya talagang umaangat talaga. Parang she knows what she wants at saka grabe yung mga pinagdaanan niya. I-edit ko ng maayos. Medyo hirap lang ako sa sound ngayon kasi nasa public place kami. So kahit naka-microphone, minsan di rin kinakaya. So I'm trying to edit this. But yes, in terms of confidence, you probably won't grasp kung ano yung mga pinagdaanan niya, kung paano siya naging ganyan ka-confident. As for Hawaii, I think that a lot of people are sleeping on this girl. She is super charming. Ang sexy pa niya, ang tangkad pa niya. Tapos yung features niya, Pilipinang-Pilipina na ang soft, na ang sunny ng disposition. And then, si Miss Hawaii, she was born premature. So, ano, meron siyang hearing deficiency. So, I know that she reads lips. So, nakaka-impress kasi kahit yung Tagalog, kinakaya-kaya niya. Nakakaaliw siya. So, yan. Sabi ni... Yun. So, sana silip-silipin niyo sila. Sabi ko sa kanila, it would be best kung talagang pagtutuunan nila ng pansin yung socials nila, social media nila. Kasi, of course, it's one thing na pinopromote sila ng organization. It's another thing na sila mismo mag-market ng sarili nila. Mega Firefly, Tita L, may isang event ng MUP recently na sila Atisa, Kayla, Cyril, kaso nagmukhang anti sila Christy McGarry, lalo na si Chris Tiffany. Dahil ba nasa 30 sila compared to the others? Mega Firefly, hindi ko masagot kasi hindi ko alam kung anong event to, so hindi ko rin mag-gauge kung anong itsura yung sinasabi mo. Hi JJ na maraming J. Tita, do not be a hater of people, ha? Hindi ah, hater ako, petty nga. Alam ko minsan ma-opinion ka, pero alam ko hindi ka hater ng tao just to hate. Tinuro ako na memersonal. I mean, kaya kong sabihin yung hate ko about a certain thing. Of course, if it concerns pageantry, hindi naman ako pumipreno dyan. But I don't hate a person just to hate a person. Of course, kaya kitang tablahin kung tinatabla mo ko. I mean, hindi naman ako like, you know, flower dyan sa side. Pero nagawa ko na yan minsan. Ilang beses ko na rin nang gawa. Yung parang talagang pick on you just because salbahe ka. Pero yung just to bully you for the sake of bullying you, parang wala naman akong ganun, guys. Tapos na ako dun. Nagawa ko na yun sa mga Indonesians. Nag-mature na tayo. Hi, Solitaire Guy from the Marshall Islands. Ayan. Jamamihan, Tita L, bet mo po ba ang straight long hair for pageant contestant like Miss Universe Venezuela 2018, Stephanie Gutierrez at BBPMU Philippines, Arielda Arida, or may binabagayan ito? Alam mo, sa totoo lang may binabagayan to. Kasi naalala ko kay Krishna noon, syempre ang ganda-ganda, diba? Nagpa-look test kami a few nights before the coronation, nag-look test kami. Kumbaga, trinay namin sa kanya light makeup hanggat sa pakapal ng pakapal yung makeup para lang makuha namin yung tamang timplada. We also tried muna yung straight hair hanggang sa mermaid waves, hanggang sa talagang tie curves. So hanggang sa nakita namin na ang winning look ni Krishna, kahit na gustuhin man namin yung straight hair ala Stephanie Gutierrez, ang winning look pala na babagay dun sa kanyang sparkly gown is yung parang Barbie hair pala na ganun. So gustuhin man natin, sometimes you really have to also consider kung anong oras sila kailangan nakaayos. In Krishna's case, even if the pageant
sa gabi pa mangyayari. Like, they had to be dressed. No. They had to be made up, hair and makeup as early as 9:10 in the morning. So, it had to be a hairstyle na magsistay. Kaya, if you notice sa mismong coronation ng Miss Universe noon, ang stiff ng buhok ni Krishna. Kasi talagang, it was sculpted to perfection para maglast ng ganong oras. So, yes. Maganda man yung idea ng straight hair, pero hindi natin nakukuha palagi. Depende sa damit, depende rin sa mismong look at sitwasyon ng venue. Ayan. Hi, Binley! Ano pong masasabi mo sa pa-shade ni Arnold Vega Frias sa isang beauty queen na may attitude daw? Talaga ba? Wait lang, mag-expound ka pa dito, Binley. Wa ako masyadong alam. Ano ba? Kita niyo naman na mahal na araw. Wa tayo masyadong alam dyan. Sige na, chika mo sa akin yan. Tea Spiller, naloloka ako kay SNS, tita. Natatawa ako dito actually. Gumamit ng Bible verse to justify himself. He's going insane. Weird kasi he's a 40-year-old man bullying young girls. Hindi na nakaka-UP Diliman ang atake. Awarding ceremony. Pero yun, natatawa ako sa Bible verse. Forever ako natatawa sa Bible verse. Ayan. Talaga ba? Teka, wait. Binley, chika mo pa yan. Hi, Archie! Kamusta ka dyan? Kape-kape, may internalized misogyny si SS, pitting two women down and dragging one to race in favor of the other is very kanal. Dati, kapag nagkikwentuhan tayo, naintindihan ko pa yung hugot. Kasi sabi ko nga sa inyo, syempre na, alam namin yan, magkakasama kami, alam ta namin yung pinakaumpisa niyan. Eh, kaso lang nag-pandemic na. Nagkandamatay na yung mga kilala natin, nagkaubos-ubos na yung mga pera, nakasurvive tayong lahat. Akala ko, parang pwede nang, di ba, pwede nang... Eh, pero ganun din talaga eh. Ako nga eh, palagi rin naman akong trigger dun sa isa na scammer, di ba? Parang feeling ko kanya-kanya din talaga yan. Kaso lang, ang pinagkaiba, kami-kami, mga the who, mga nobody naman kami, nakakaloka. Eh, ito kasing binabangga ng aking amigo, eh, kilala. So, syempre, kapag na-pick up ng iba, lalong lalaki. Yun lang naman. Kasi kung yung mga issue-issue ko lang yan, kahit yung mga issue-issue namin nila Adam noon, parang at the end of the day, parang Diyos, sino ba kami kunyempas? Wala naman nakakilala sa amin, kundi kami-kami lang naman. Tayo-tayo lang naman, di ba? Ayan. I Heart Pinoy Channel. Tita, what do you do if nag-aaway yung cats mo? Yung two male cats ko kasi nag-aaway. Dati naman close yung dalawa pa lang. Pero nung nagdagdagan sila doon, nag-start silang mag-aaway. Male cats, especially unneutered ones, will definitely develop more testosterone. So mas nagiging moody sila, mas nagiging territorial. So kahit na chummy-chummy sila, mag-aaway at mag-aaway sila. So kami, problema namin yan. Itong buwan na to, nagpapaschedule na rin ako ng kapon kasi umiinit na rin ang mga ulo nila. Nababawasan yung temper nila kapag na-snip-snip na. Pero sa mga boys namin na hindi pa nasi-snip-snip, the best na ginagawa namin is ihiwalay namin. And lucky kami kasi malaki yung space nila dito. Meron pa kaming catio. So parang pag nagkagipitan, ang dami nilang mga compartments. Ang daming parte ng bahay na pwede naming i-isolate itong mga nag-aaway na to. Ayan. Sige. Talaga ba, Kale? When is the cat room reveal? O nga, ano ba ron? When is the cat room? Pag nakabili na ako ng ano, ng tagito? Floor wax. Palitan yung flooring eh. Hi, Remar. Kamusta ka dyan? Uy, nako! Thoughts about Marina Summers. So, actually, hindi ko napanood. May access ako, pero hindi ko napanood. So, nalaman ko na fourth place siya. So, tama nga naman. Ito rin naman yung mga napag-usapan natin. Na-mention yung nga noon na nag-fourth place nga siya. And then, may mga spoilers nga. Gets ko naman. Pero, syempre, parang nag-wish ka pa rin na sana nanalo, diba? Tapos, nanalo si Tia Coffee.
di ko alam kung ano mga naging last few performances ni Tia Coffee, pero hindi kasi ako masyadong sold dun sa taong yun to begin with, compared of course sa kalibre tsaka dun sa talent ni Marina Summers na alam kong nakikita ko. So the way I see it, ni-rob nyo na naman siya ng placement niya, pero okay lang kasi feeling ko sobrang tumatak ng gusto si Marina Summers. Ako nga mismo na hindi ako sobrang religious na nanonood niyan, napa-download ng app, I mean, napabayad ng gusto. Ako mismo invested kahit na hindi ako nakakapanood religiously kasi medyo na-busy ako. But the point is, nakuha na niya yung amor at simpatya ng mga tao. Alam natin kung gaano siya kagaling. At if she, you know, gets invited back, and I'm really hoping she does, and takes the top plum, yun, feeling ko mas marami pa siyang backup. Mas marami pang G na mga Filipino creatives na talagang tutulong sa kanya. So, excited ako. Okay. Nako, dumadami na. Okay, tita, matanong ko nga, which eye shape do you find most attractive for men and women? Sure. Wala eh. Wala na, wala akong masyado. Well, gusto ko yung rounded. Just cute yung rounded. Wala naman ako masyadong... Kumbaga, very broad naman ako pagdating sa, like, attractive when it comes to men and women. Okay, Jam Amihan, I want Chris Hansen to excel and win, pero noong hindi pa MU si Arbony. May mga instances kasi na nagiging kamukha niya at parang mestiza version siya ni Arbony na pwedeng disadvantage sa kanya. Ako, I'm just really happy na nag-slim down na siya, tapos yung mga nakikita natin ngayon, parang talagang in fighting form siya compared to the other girls. Sabi ni Bing, Bianca, Marina Summers lost of Australia kasi nagmukha siyang backup dancer. Ayan. Sabi naman ni Julie Gonzalez, nakakalungkot, dapat si Marina yun. Pero may mga nababasa ko na parang medyo may misstep din ang slight si Marina. Ayan. Sabi ni Jay, tita, bakit niya binabangga si Pia? Paintindi mo naman sa amin. Hindi ko rin talaga alam, guys. Well, yung alam ko lang na storya is yung sinaunang panahon pa na parang it was because of yung powers that be behind Pia, who of course was Miss Universe Philippines back then. I think in a nutshell, like, he lost his job at Sash Factor because of, like, a piece that he wrote that did not sit well with Pia's powerful camp at that time. So the members of the powerful camp at that time, like, pulled some strings and in the end left Jason with nothing. So I don't know if that's the hugot. Yeah, magigets ko pa. If there's another hugot on top of that, unfortunately, hindi ko na alam. Yun. Star Mom, kumusta? Nakaabot ka? Kumusta kayo, tita and babies? Okay ako, okay kami. Babies are super fine. Buhay silang lahat. Wala naman na dead sa amin. Maraming salamat. At mabuti na lang nangyari lahat to nung bagong sahod ako. Kaya nabuhay silang lahat dahil may pangkasa tayo. Moral of the story, mahirap talaga kung wala kang pangkasa tapos ang dami mong alaga. Ayan. Okay, Miyak, tita, nakita ko yung story ng isang KF trainee. Super kaunti ang delegates nila for BBP, MUPH, and MPE. What happened? Super kaunti ng KF this year. I guess, Miyak, tita, kasi unang-una, medyo ang hirap na rin ng arrangement ng KF. Wala na rin silang sariling pwesto katulad noon. May pwesto sila ngayon but it's not as established as yung iconic na pwesto nila noon sa QC. So, hindi ko rin alam kung paano pa sila nakakapanghikayat ng mga girls kasi siguro kapag nawalan ka ng physical na pwesto, iisipin parang paano pa kami mag-fit dyan kung pondo at pondo rin ang problema. So, KF has a wealth of connections. I just don't know where they are financially, if they can still fund training or if they can still help out
other girls. So, in relation to that, I think na mas marami kasing mga girls ngayon ang may kakayanan na pondohan yung sariling training nila. In fact, I am working with a number of girls who aren't necessarily connected to any camps or any management teams. It's just that they have the money to fund their own training programs and to hire their own stylist and their own designers for the duration of the competition. So medyo mas nauuso na ngayon yung magiging independent ka. Kasi kung hawak mo yung sarili mong prep at sarili mong pera yung pinapaikot mo dyan, mas invested ka, mas gagalingan mo, tsaka talagang mas nakukuha mo yung gusto mo. Sino pa ba? Hi, Jaden. Tita, parang bagay talaga ang Miss United Continents and Reina Hispano-Americana sa BBP. Naku, sana maisip nilang i-acquire yung mga yun. Tita, saan ka nakapanood ng The Boy and the Heron? Wala pa sa torrent. Wala pa, pero nag-advertise ang Netflix na i-stream nila yung The Boy and the Heron. So, out of respect, inaantay ko na lang yun sa Netflix para legit tayo. Hello, Kapi-Kapi, kamusta ka dyan? Also, need the SS ng clout and following. Hindi na kasi nakuusad sa following niya sa IG at iilan lang ang nanonood sa live at YT channel niya. So, siguro, para-paraan na rin, di ba? I mean, can you fault the hustle? Siguro yung hustle, hindi. Pero the way to like get into it, doon lang siguro kami medyo nagkakaiba-iba. Okay. Yes, let us congratulate Jean Tumang for winning Miss Elite Global 2024. So may dalawa na tayong winners for 2024. So of course, nandiyan si Maria Gigante. And then, yun nga, si Jean Tumang, kailan lang kakapost lang namin sa Miss Elite naman siya. Si Jay. So si Pia pa talaga may kasalanan. Yun na nga, di ba? Naisip ko parang Pia, ha? Bakit ako? Okay. Sabi ni Aldwin Aldana, the Miss Universe Costa Rica organization in charge of choosing the Costa Rican representative for Miss Universe confirmed that trans women will not be able to participate this year. So eto na nga yung, dito na nga papasok na parang in the end, parang lip service din lang naman pala itong rule na ni-rule out nila kasi ang gusto rin pala nilang mangyari, sumunod din yung mga national directors and yung national directors na rin yung magdidikta kung magpapapayag sila ng trans or hindi. Which is parang nagre-regress ka dun sa ginusto nilang i-roll out in the first place. Kasi kung ako yan, parang ako, hindi naman ako boto dyan in the first place. Tapos ngayon, parang magbaback off kayo. So, ang wishy-washy lang nang nangyayari. So, sabi ko, kung nagsabi sila na pwede ang mga trans women mag-compete, edi sana, yun na lang yung pinaka-rule nila, hindi yung parang ano ba yun? Laban o bawi yung ginagawa nila sa rules eh, di ba? Si Phileo Miss, I almost miss your live. Hi from Lucena City, Quezon Province. Nanonood ako kanina ng like cooking show sa may Quezon Province. Parang gosh, every time nakikita ko yung Quezon Province, sobrang green! Ano ba? Hello, Acuel, na hindi ko ma-pronounce forever. Hello, tita, watching from Paris. Ikaw na! Based sa fashion lifestyle we have here in Paris, ano ba talaga ang basihan para masabi na pasok sa banga ang styling ng isang girl sa pageantry? Guys, sobrang malayo kasi ang styling for fashion at saka styling for pageantry. Mahirap talaga siyang i-articulate, lalo na kung ang kakuusapin mo hindi talaga season pageant fans. It's the same way as trying to explain why a look is more apt for a pageant like MGI or why a pasarela is more appropriate for a pageant like Miss Universe. So, siguro, in a nutshell, ano bang basihan para masabing pasok sa banga ang styling ng isang girl sa pageantry? Siguro, in a nutshell, if this is styling that
complements her face, her figure, her skin tone. Lalo-lalo na siguro sa skin tone kasi minsan a lot of girls and a lot of handlers, they always pick on like a really nice color, maybe their favorite color. So medyo hindi masyadong nadi-discuss kung anong magiging epekto niyan pag nasa stage ka na, ano yung lighting situation. So for me, siguro ang pasok sa banga ng styling, fashion forward, hindi naman offensive, sexy, but not so out there. Siguro more on the minimalist side lang, hindi lang masyadong ma-volume, hindi lang masyadong ma-borloloy. Does this make sense? Parang feeling ko kulang pa, pero right along those lines. Ayan. Dorothy, hi! A vlogger who comes from the academe should be very careful, especially that he represents a scholarly institution, not just himself. I'm getting a lot of messages like this. I think, okay, so yeah, he must have really ruffled a lot of feathers and also triggered a lot of people, that a lot of people are really looking into, like, his academic kinaza. So, I don't know, guys. I wash my hands. These people are, again, my friends, but hindi ko hawak ang kanilang mga, you know. Yun. So uncomfortable. Okay. Hello, Filipino. Kamusta ka dyan? Happy Easter. Also, love the subtle idea ng Pasko ng pagkabuhay sa dress and the color combination. Thank you. Gusto ko talaga tong shirt na to. Ayan. Tita, I saw a photo ni Krishna na straight yung hair niya. Medyo hawig pala siya ni Rabia, pero noong iniba yung hair niya, nagkaroon siya ng sariling identity at naging unique yung look niya. Ayan. So, ito pala yung question related to yung straight hair kanina. Hi, Sherwin! Kamusta? Oh my God, Sherwin! Hindi ko lang mamahagit ngayon. Medyo malayo-layo. Pero yes! Greetings from Team Cape Warehouse. Enjoy your coffee. Maraming salamat at huling araw ng pagbabanding namin ni Ron ngayon. That feel na feel namin ang mga na-miss namin ng mga shows. Tatry namin panoorin yung The Gentleman sa Netflix. So titingnan natin. Magagamit natin yung kape-kape na yan, Cape Warehouse. Ayan. Sino pa ba nandito? Hello, Paolo de la Cruz. Kamusta ka dyan? Tita, we're same kapag naririnig ko yung word na heat index, summer, El Nino, para akong nanggigitara sa pawis. Nako, eto yung mga ginagamit ko sa life ko para naman na mabuhay-buhay ako itong summer. So, nakabili ako ng body wash. Safeguard yata siya. Tapos nakalagay negative 5 degrees. So, sobrang ang minty-minty niya. So, ang sarap niyang ipang shower palagi. Tapos, nag-stock up ako ng favorite ko na powders. Snake brand. Meron, it's a Thai brand, but it's called Snake brand. They come in really fun tin containers. So, minty powder yon. I don't care kung magdadry yung skin ko. Mas care ko na malamigan ang life. So, yon. And then, meron na rin silang dinevelop na parang spritz dun sa Snake brand. So, naubos-ubos siya kasi 200 plus siya, nakakaloka. So, spritz lang ako ng spritz. So, parang pag alis ko pa lang ng bahay hanggat sa destination ko, sobrang fresh pa rin ako sa angkas. So, yan ang mga nagpapagaan ng buhay ko sa init ngayon. Ayan. Kung makatulong man sa inyo. Ayan. Okay. Meron pa ako. Sabi ni Alpha Queens, Ariben Herbal Soap is the best soap for summer. Meron ba sa amin yan? Sige nga, check ko nga yan. Pero kung soaps din lang ang usapan, kung non-minty soap, ang pinaka-pinaka-paborito ko talaga, at kung pwede ko lang ubusin yung isang sahod ko dun sa soap na yon, ang hirap hanapin, yung Pears na glycerin soap. Favorite ko yun. Like high school pa lang ako, bumibili. Pikit mata na akong bumibili ng soap na yun. Ayan. BBP naman, please, Ramil. Wala talaga akong mahugot sa BBP. Sa ngayon, ang alam ko pa lang na nag-apply sa BBP is yung mga nakita natin na Aces Girls from last week.
parang wala pa rin talagang nanunumbalik na mga big names. Inaantay ko yung mga sinasabi nyo, baka naman magpakita si Kisses, baka naman magpakita yung mga ibang girls na mag-crossover. So inaantay ko rin mga ibang binibini na magbabalik loob. Wa pa nangangalabit sa akin. Sa totoo lang, meron akong alaga na taga Miss Earth. May alaga ako, dalawa sa mutya ng Pilipinas. Wala pa akong alagang binibini, ha? So, hindi ko alam sino ba mga sumasali doon. Okay. Is it true that Miss Asia Pacific International is for sale? Bilhin na lang sana ng Philippines. Hindi ko alam kung paano to, pero alam ko kasi si Miss Asia Pacific International, ang national director nila ngayon, si Eva Patalimpo na. So, hindi ko alam if for sale ba o talagang na-establish naman nila na yung sarili nila. Sabi ni Vander Dick, Tita, penging manly jowa, please. 6 years na single, kapalaran ko na sigurong magka-jowa. So, kung meron siyang manly, pakikontak nga itong si Vander Dick. Kung hindi pa catchy yung handle niya sa inyo, ewan ko na lang. Saan ba tayo maghahanap ng manly? Yusahin kasi nangangarpintero eh. So siguro kailangan sa mga medyo construction site tayo maghanap. Hello, Binibining Pilipinas! Kamusta ka dyan? Hola, tita! I'm rooting for Lexi! Pero, bakit naman ganon? Recently, dumadalas ang uploads niya na androgynous look. Photo contents. What your thoughts? Hindi ba medyo over-edge na? Medyo. Pero medyo makulit din. Ilang beses na yung nasabihan. Eh, ayaw eh. Wala tayong magawa. Anong petsa na ngayon? April na, I'm sure. Hindi lang naman tayo nakikinig nito. Meron din nagcha-chop-chop nito sa TikTok. Medyo umaabot na rin to sa kanila. So kung gusto niya magpaka-Angelic Manto na edgy, eh, yun na yun. Alam nyo guys, ang social media ninyo talaga, lalo na kung sasali kayo sa pageant, that should be like a portal to your life. Now, if Alexi wants to have this type of like feed, like a curated feed, baka yan naman yung minamanifest niya sa life na ikakausad ng buhay niya right after pageantry. Does this make sense to me? No, it doesn't. Kasi again, medyo old school ako and I really believe that once you're in the middle of your pageant campaign, you have to be very open and also trying to document your life, how your pageant work is doing, and you know, it's also a way for you to introduce yourself beyond yung features ng organization sa inyo. Yun lang naman ang sa akin. Tita, any idea po bakit hindi active si Angelic Manto sa MUPH unlike CJ na active sa kanila? Lian Abreza, hindi ko alam kung may official announcement ba sila. Parang nahagip ko noon, hindi Chichi ba or something. Parang hindi na yata talaga siya part ng org or nag-resign. Kaya siguro hindi na rin siya masyadong active. Kasi pag nasa org ka guys, syempre you're under contract. So lahat ng mga kontrata mo at mga contacts mo, parang by association na-absorb din ng arrangement mo sa org. So by that time kasi, ang basa ko dyan, Angelic Manto was already established as an influencer, was already working with a lot of brands. So parang siguro kung may mga duties siya as a runner-up, parang para saan pa? Eh, parang mas kumikitang kabuhayan naman siya without, like, yun. Yun yung basa ko, ah. Hindi ako sure kung nagkaroon sila ng official announcement. Tita Lavinia, thoughts po if pearl gown ang gamitin natin sa Miss World at Miss Universe since we are Pearl of the Orient? Pwede naman. Kaso lang, you know what we're trying to do right now is we're trying to also introduce like other facets of being a Filipino. Like, yung pearls kasi na reference, matik na sa atin yan eh. So, it
wouldn't surprise me kung itong mga creatives surrounding the girls, even the girls are now looking into other like inspo para mas makilala ang Pilipinas. In fact, I don't know if this will come into fruition, but I'm hoping. I mean, I've made a couple of suggestions as well pagdating sa national costume. So sana makita natin yung mga suggestion ko. Sana mukhang approve naman. Sana, actually, may mga costume naman na minsan nalilimutan ko lang i-promote. Minsan idea ko siya, nalilimutan ko lang i-promote. Pero this time, talagang ni-research ko siya. Pinasa ko sa isang girl. So sana magawa nila ng paraan yun. Kasi cute yung idea. Mga flora and fauna natin. Micah, how would you describe Shaynice's reign so far? Honestly, for me, it's really lackluster. And it's unfortunate because dapat ngayon sana tayo umaariba, tapos na yung pandemic, pero parang pang-pandemic yung reign niya, if this makes sense to you. Philip Eno, how are you? Tita, if binibining Pilipinas crown one title and let the winner choose, where should she join? Let them show how the Filipino festival should be executed. I mean, it's a no-brainer. Anyone who wins a title and who gets to pick which competition, you know, would be the best fit for her. I mean, palagay ko mahigit sa 90% mag-choose ng pinakamataas na titulo. Like, who would choose a title na sobrang mas mababa doon? Parang it's unheard of. Although, a couple of years ago, I remember nung meron pa tayong drama-rama kay Dindi Pajares noon, yung unang sali niya noong 2016, tapos noong 2017. I remember yung story kay Dindi Pajares noon. So tatanungin sila ng press saan nila gusto sumali na pageant. Lahat daw sila noon, Miss Universe ang gusto nilang salihan, pero si Dindi lang daw yung nagsabi na supranational ang gusto niya. So I would say na, yeah, may mga ilan-ilan na alam nila kung saan silang pageant talaga dapat, kahit na hindi yun yung pinakamataas na pageant. But for everyone else, I'm sure dun sila sa pinakamataas, kung Universe man yan or Supra. Asher, tita, ako lang ba? Inuulit-ulit nyo rin yung performance ni MMD, ang snappy ng movements, match pati sa music. Hindi naman sa inuulit-ulit. Siguro pag nakahagip, ayan, nakikita pa rin. Ben Lee, tita, let's push for PH Mythological Creatures sa NatCos team for MUPH this year. I am currently working on gathering some inspo, so I'm really opening up to a lot of Philippine mythology. I'm opening up to, you know, na yung Visayan mythology is like so rich, na iba yung counterpart niya sa Luzon mythology. So even the goddess of the star is like a little different. So yun yung mga medyo hinihimay-himay ko sa buhay ko ngayon. And I hope na suportahan nyo yung aking mga video paminsan-minsan. Alam ko hindi na ako masyadong gumagawa ng video ngayon dahil medyo matrabaho at hindi ako masyadong happy sa aking set. Gusto ko na siyang palitan, hayaan nyo. Medyo kating-kating na ako magpalit ng set ko. But yes, next week, I will have another museum tour. This time, we will attempt to visit at least 2 museums. So I will be with my alaga from Mutianang Pilipinas and my alaga from Miss Philippines Earth. So sana sundan nyo kami because it's gonna be fun. Magkikwento na naman ako. Magtutour guide na naman ako at magkikwento na naman ako. So meron na naman akong Philippine culture and history immersion class with these girls. So I'm going to try and document. Nakakailang beses na akong kakapunta ng museum. Medyo alam ko yung mga ataking gagawin ko. Ayan. Alright. Tita, thoughts po na naunahan tayo ng Miss Grand Thailand sa national costume na parang manananggal. Siyempre, masama loob ko doon. Ayoko na nga tingnan. Visit ka. Parang ang tagal-tagal ko nang pinagpipray na sana meron tayo manananggal. Eh wala, naunahan na tayo. Yun na yun.
Hello, Powder Toastman! Kamusta ka dyan? Tita, opinion mo kay Arn na nagpapatama sa isang kandidata. Ano ba? Bigyan niyo ako ng screenshot nito. Hindi ako aware. Para lumevel kay Uncle anyway, kung makaka-acting siya, parang Major Crown. Oh my God! Kung makaka-acting siya, parang Major Crown. Sino kaya to? Sino kaya yan? Talaga ba, Dean Eric? Thank you naman at nilike mo ang aking palive. So, 1,300 na nanonood ngayon at 99 pala nagla-like. Palike to. Okay. Tita, Keming B, may final date na po ba ang charm? Parang 20 pa lang ang candidates nila for this year. Akala ko summer, pero parang may nahagip akong August na naman daw. I really don't know, but stay tuned next week because Miss Charm herself, I will drag her ass to answer questions. So, tingnan natin kaya Miss Charm Philippines 2024 Krishna Gravides kung ano bang masasabi niya sa mga updates sa live. Ayan. Sabi ni Jaden, Tita, in the future, pwede kayang multiple representatives sa MU para more chances of winning. Shock, sana hindi. Gulo na nga. Huwag mo nang bigyan ng ideas. Tita, off topic ulit. Anong BPO company ang highest paying at the present? Naku, hindi ko maalala, pero back in the day, JP Morgan Chase ang ginto magpasahod. Citibank, ginto magpasahod noong unang panahon. HSBC, ginto magpasahod. Lahat yun, pinasukan ko. Lahat yun, inalis ako. Nag-fly din ako. Yeah. Sabi ni Ron, same pa rin naman daw. Operational pa ba? Pero Chase, may Chase pa rin ba? Parang hindi ko na masyado naririnig yung Chase. Those were the days, my friend. Ayoko nang balikan. Anxiety. Hello, hello. Kamusta ka dyan, girly? Maraming salamat. Ito si girly, napaka-consistent. Hindi naman nagtatanong. Girly, paramdam ka naman sa amin. Talaga ba? JP Morgan Chase is not a call center. Daryl, back in the day, they operated. Back in the day, nag-call center na sila. Hindi naman talaga sila call center. Banko sila eh. Hindi, oo. Oh, well, banko sila. Pero back in the day, nasa mortgage na ako. So, okay. Customer service din ako sa mortgage. Paolo B. Stikbalang was epic. Or, epic. Do you agree? Are you agreeing ako? O nga pala, hindi naman tayo naunahan. It's just that hindi lang natin na-sustain. Just, sobrang epic nun. Sana may makapag-isip na gumawa ng museum para sa pageant sa Pilipinas. Ayan. Yun nga, hindi ako sure. Ang JP Morgan Chase ba ngayon nag-ooperate pa as BPO? Kasi back nung panahon ko, yes, BPO sila dun. Dito sa atin ah. JUP, Tita, I missed that episode of you with Kat and her work as ambassador. Candidates should re-watch that to gain more knowledge about Philippine culture and history. Kudos always for your hard work. JUP, I am actually trying to incorporate more history in pageantry. Hindi ko lang alam kung paano ko siya uumpisahan at kung may resources ba akong gawin to. Total, yun din lang naman ang ginagawa ko sa mga candidates natin na nagpapatrain sa akin. So, titingnan ko kung ano mga pwede kong gawin dyan. But yeah, I honestly want to tweak old episodes. So, yeah. Hi, Phoenix, na late. Okay lang. Wala naman tayong penalty dito. Ayan. Talaga, yes, tita, may video si Kuragan about Arn. Saglit, pag natapos tong palive natin, sasawsawan ko nga eh. Sawsawera! Hi, Rafael Martinez! Kamusta ka dyan at happy Easter! Ang cute ng outfit mo, thank you. Sinave ko talaga siya. Sana itigil na nilang kakatanong kay SNS sa'yo since iba naman ang pagkakakilala mo sa kanya at para di ka rin madrag sa issue. Oo naman, nakakaloka. What I mean is, okay, guys, iba yung experience ko kay Pia. Kung si Pia yung nasa kalagitnaan nito, iba talaga. Kung hindi dahil kay Pia, alam nyo ba na hindi ako magsa-start ng vlogging ko? Kumbaga, malayo-layo yung
naging connection namin ni Pia, hindi ganun ka-consistent. Hindi naman kami sobrang chummy-chummy. Pero, like, over the years, kung may nagkakalabitan ng mga alas tres ng umaga, nandyan din lang naman kami. So, iba. Kaya hindi na ako masyadong, hindi ko rin naman pwedeng birahan ng aking amigo kasi may topak din naman ako sa ibang, kumbaga dumaan din naman ako sa iba, diba? Yun. CDL, tita, I'm currently working at Chase. Mag-12 years na ako. When ka nag-work doon, CDL? Kailan ba? 2006 pa, guys. No. Was it? Mga 2006 pa. malayong. Bagong-bago pa lang yung Chase dito. Kasi, di ba kapag nasa BPO ka? Siyempre, kung anong bago na pwede mong pasukan, alam na rin ng mga kaibigan mo. So, dun kasi yun, umiikot lang kami noon. Lalo na kapag galing ka na ng HSBC, tapos parang feeling mo, ayoko nang bumaba ng sahod. Wala ka ng ibang way kung hindi paakyat. So, nung time na yon, ang kayang mga tumapat noon is yung mga Citibank, yan, yung mga tipo ng, yan, Chase. Ayan. Hi, Sean. Tita, what if paghugutan ng inspiration ng mga cuisine dito sa Pilipinas for natcos? Alam mo, not necessarily dinuguan. Okay ako dun sa parang food inspo. So, totoo lang, gusto kong makakita ng pabalat ng pastillas. Tontuwa ako dun sa artistry ng pastillas na yun. Feeling ko magandang explore for national costume. Ha? Turon? Pwede, may reveal. may saging sa loob, tapos may ano, may langka. Sabi ni JD, JP Morgan is an in-house BPO and they have their own building sa BGC. Ah, talaga, until now, just wala lang. Lovers! Hindi ko pa kasi kilala si Ron noon. Kaya, yun na yun. Okay, moving along. Sabi ni Otan, tita, nasa web development ba ang line of work ni Tito Ron? If yes, anong tech stack? Sabi niya, ha? Alam ko sa domains si Tito Ron. Ano? Hosting? Hosting pala, hosting. Ayan. Web hosting? Kanina pa niya ako kinokorrect. Web hosting. Ayan. GoDaddy, ayan, gusto na daw niyang i-drop. O, ayan. Okay. Sabi ni Asher, visuals, tita, something they can see in our history and culture. Try kong mag-explore ng clothes. If I can, kung pwede ko pantaasan yung knowledge at expertise ko dyan, baka pwede kong ikabit sa clothing or jewelry, I don't know. You know, I bring these girls to the National Museum kasi yun na yung pinaka madaling way para sa akin magkwento on Philippine history. And more than that, I really want to bring the girls to the Luna exhibit, to the Amor Solo exhibit, kasi I want to open their eyes para sila mismo makakuha ng inspo para sa sarili nilang mga OOTDs. Ayan. I Heart Pinoy Channel, highest paying si Chase. Bakit yung asking price ko hindi nila kinaya? Pero yung isang bank nag-hire sa akin na kinaya. E, Diyos me, yun naman. 2024 naman. You have to imagine, when they started here in around 2006, kung ang minimum noon, mga nasa 7,000, 14,000, sobrang taas naman ang bigay na ng Chase. Kumpara sa mga katulad naming dukha na nag-uumpisa pa lang sa pagko-call center. Hi Clover, kamusta ka dyan? Tita Silent Viewer here. I find your life helpful sa depression nako. Speaking of depression, kamusta na ba yung ating kasamahan last week na may pinagdadaanan? Kung nanonood ka man ngayon, sana okay ka. Sana kapit-kapit lang. Talaga ba? I hope someday I get to return the favor. Thank you. Nako, walang anuman yan, Clover. Sabi ko nga sa inyo, at naiintindihan ko to because one of the candidates from Binibini from years back,
looked up my number and then asked to call me on my cell phone. You can call me on a cell phone. And then, syempre nagulat ako kasi hindi naman kami close. Pero binigay ko yung number ko, bakit ba hindi? Chika kami. Tapos parang nagpapa-advise siya sa nangyayari. Pinapakinggan ko lang naman siya. Pero medyo naguguluhan pa rin ako, ba't siya nagpapa-advise sa akin? Kasi nga parang seasonal lang naman din yung pagkakakilala ko sa kanya. Hindi naman din talaga kami sobrang close. Tapos ang sabi niya sa akin, tita, I'm seeking your advice kasi I want to talk to someone who isn't necessarily connected to my team or connected to the people surrounding me. So in short, kailangan niya ng third party. So minsan naiintindihan ko na yung role ko pala dito is you, under the table third party kung meron kang mga issues sa life, kung kailangan mong pang-break ng balance, ako pala yung tao. Ayan. So nagagets ko naman, hindi ako yung pinaka-accessible na tao, guys, pero umahagip niyo ako, kausapin ko naman kayo, and if this helps, if this whole arrangement helps, di bale, kapit lang kayo. Medyo ang dami ko lang gastusin ngayon dahil parating na rin yung mama ko at nag-prepare na rin ako. Pero isa yan sa mga plano ko, mag-ayos na ng studio, nakikita ko tong ilaw na to, nagagandahan ako, sana may kabilang ilaw din, sana bongga na ulit, at medyo nagsasawa na ako sa wallpaper ko. So, konting-konti na lang. Ayan. Okay, tingnan natin tong mga suggestions ninyo. Sabi ni Dot Pascual, tita, I was re-watching BBP 2016-2023. In your opinion, which is the strongest and weakest batch of BBP winners in this time period? Hello to you and your cats. This one, I can easily answer, Dot. Pinakamalakas sa akin, 2018, yung batch nila Catriona, sobrang bombastic sa akin nun. Kung tanggalin mo si Catriona sa equation, nandun pa rin sila Karen Gallman, nandun pa rin sila Michelle Gumabaw. So, ang ganda ng laban nung 2018. Pinaka-weak na batch sa akin, kahit na ang ganda ng production na nila, ang pinaka-weak sa akin is yung 2023 na batch. And maybe because sobrang ang labo ng placements, and then konti lang din yung mga koron ng pinaglabanan. So, galing din sila sa pandemic, so parang medyo ang gulo rin ng mga scheduling. Kaya hindi ko masyadong naramdaman yung pagiging competitive ng mga girls noong 2023. And 2023, ito na rin yung nakisabay sa changes ang binigay ng Pilipinas. So they did away with the height requirement. Yun din kasi yung parang isa sa mga malalakas na pinanghawakan ng Binibini noon in terms of like quality control. Medyo nawala yun kasi nag-agree sila na wag nang magpa-height requirement. So, yung quality rin naman ng girls na sumali for BBP noong 2023, hindi rin talaga ganun ka-memorable for me. Sabi ni Black Spartan, tita, gusto ko sanang Natcos ay duwende, higante, nunu sa punso, mambabarang, Santelmo, gusto ko si Santelmo. Tiyanak, Manananggal, gusto ko yan, Tikbalang, gusto ko rin iakyat nila yung Tikbalang doon, Wakwak, Tiktik, Osmel, at hindi ko nababasahin yan, loko ka. Okay, curious lang tita El, nung nagkaroon ng crypto issue kay MMD, si Kuya Ron po ba ang isa sa mga naging resource person? Dahil nasa IT siya and more on research talaga, hindi. Ako lahat yun. Hindi ko masyado ini-involve si Ron sa mga technical na stuff. Hindi ako interesado. Ugbo, Tondo, inspired costume. Naku, ang daming lafang nun. Can you imagine pupunta ka dun tapos meron kang suot-suot na pang-ihaw. Ayan. Sabi ni Pamangkin, magandang pong gawing costume Philippine Alimango or Crab because it represents the Philippine character at Pilipinos na mahilig maghilahan pababa o tumungtong ng iba para tumaas. Siguro mas cute kung talang kaya, 'di ba? Parang mas fashion, very Paco Rabanne, 'di ba? Mga talangka on chains. Okay. Yes, sabi ni I Heart Pinoy, gusto daw niya yung idea ko dati ng mga palarong Pinoy. Nako.
Nako, gusto ko na isplok sa inyo, pero ang isa sa mga tinitingnan ko ngayon, guys, ay yung currency ng Pilipinas. Ang currency ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamagagandang currency. So, yan ang mga tinitingnan ko na inspo ngayon kapag may humihingi sa akin ng advice kung anong magandang direction for NatPos. Ayan. Sabi ni Dorothy, affirming my color of the year, green, according to my Chinese zodiac reading. What's your color? I don't know, Dorothy, but I was born year of the monkey, if that makes sense. December din ako, Sagittarius din ako, so I don't know. I'm always in black. Sige nga, sabihan niyo nga ako kung may mga future-future ba ako sa ganyan. Okay, sabi ni Mega Firefly, bakit ba tayo napunta sa pag-BPO? Gusto niyo na ba ako mag-BPO? Ako, ayaw na ayaw ko yung trabahong yan. Pero sige, para sa benefit ng mga gustong mag-apply dito. Sabi ni Mega Firefly, nowadays, malaki mag-offer sa mga BPOs or those small and unknowns like Chase, Concentrix, etc. Malapit kami dito sa UP Techno Hub. And yung huling major job ko bago ako nag-freelance. Shucks. Babe, ano nga yun? Yung dating ambergris. Maalala, shit. Yung huling trabaho ko. But prior to that, meron isang company dito na okay din. Parang ano bang hinawakan ko? Australian account ata. Okay yung offer nila. TPG. Hindi TPG. Joke time yun. AFNI. Okay yung AFNI. Kasi hindi rin ako tumagal sa AFNI kasi nagka-measles ako. Ang tagal kong absent. So naligok ako. Measles po niya. Anyway, AFNI. Ayan. Telos. Telos ba yung dating... Ha, nag-telos ako? Nag-telos ba ako, babe? Nag-telos ako? Nag-ambergris ako, no? Nag-telos, nag-telos ba ako? Telos ba yun? Hindi ko na maalala. Diyos me. Sorry, guys. Hindi ko na maalala. Kinalimutan ko na. Binoon ko na sa limot. Ayan. Kaloka yung ambergris kasabahin ng e-telecare. E-telecare. Oh, di ba yan yung mga nauna nun? Kung saan ako sa K-pop pa, mga first gen. Award! Okay, Marco Paulo, ala pa ako nakikita na present na pageant stage na Ivatan costume. Naku, sana may pakak na Ivatan na sumali, no? Dansom, tita, as your friend says, jutangerong gorilla for NatPos. Eh, kaso lang wala kasi tayong gorillas dito sa Pilipinas. Telos nga, oh yan, telos nga. Sorry naman. Sabi ni Jay, same pala tayo, monkey, Sagittarius. Buti may mga tumatagal na tao sa atin, di ba? Okay, ang ganda ng bangus ni Marina Summers as NatPos. Actually, meron tayong sino nga to? Si Miss Planet natin, si Maria. NatPos niya, di ba gumagalaw-galaw na bangus? Ang cute din doon. Hi, Johnny! You still made it! Sabi ko, short live lang to. Ano ba yan? Sabi ni Jaden, tita, bored na ako sa IT. Work, freelance, or mag-vlog na din kaya? Ako, hindi ako bored. Hindi ko lang talaga kaya. Talagang, ilang taon ko siyang tinitiis, alam ko meron akong skills na babagay para dun sa trabahong yun. Pero talagang hindi ko gusto yung trabahong yun. I did not mind yung gabi ka papasok, kasi ayoko rin naman ng tao, ayoko rin nakakakita ng tao. Pero yung repetitive na job, tapos hindi rin talaga para sa akin yung job na yun kasi diba parang time crunch yung mga ganong klase ng jobs. Eh ano ko eh, sobrang meticulosa kasi ako eh. I-explain ko ng mahinahon, iisa-isahin ko sa'yo. So parang kahit na as a person, ang galing ko, hindi ako umaabot sa mga metrics. So parang palagi akong naghahabol. Naghahabol ako ng EHT, naghahabol ako ng benta kasi nga parang very... You know, Disney Princess yung pacing ng buhay ko. Parang, hindi pa para sa akin. Yun lang naman.
Pero yung sa pagbablog, mahirap din sumugal dyan. Kasi nung nag-umpisa ako mag-vlog, hindi ko nga akalaing pwede palang kumita ng pera dito eh, kung matyaga ka lang eh. So, maraming nagbablog, pero siguro swertihan lang din, lalo na kung may tatangkilik sa'yo, tapos agad-agad. Alam nyo ba, yung channel na to, wala pa yata tong ilang linggo, eligible na siya for monetization. What I'm just saying is napakaswerte ko kasi yung mga kailangan kong i-fulfill para maka-apply ako ng monetization for my channel, maaga kong na-check. Kaya maaga akong nakapunto. So, parang every month, kahit na up and down yung hindi consistent yung sinasahod ko sa YouTube every month, okay lang. Kasi napanghawakan ko na siya. So, alam ko na every Sunday, may manunood pa rin sa akin kahit paano. Seasonal, mataas, lalo na kapag may pageant season. Pero, hindi ko rin talaga siya ma-suggest na go-to job mo, lalo na kung sanay ka sa structure ng 9-to-5 na trabaho. So, sabi ni Pageant Foodie, national costume about Filipino cuisine, masyado na pag-iiwanan ng Filipino cuisine compared sa ating mga kapitbahay like SG, Vietnam, and Thailand. Promote food tourism para maiba naman. I think, sa totoo lang, pwede natin ipasa itong pag-promote ng food tourism, lalo na sa mga girls na manggagaling sa Iloilo. I mean, very recently, they were awarded sa as one of like culinary, like they received a culinary recognition. So if we're starting to receive culinary recognition, I mean, might as well have that translated into a national costume. Why not, diba? Yes, Dan, so mala Disney princess ang peg. Jam, tita, payag po kayo na idagdag ang swimming pool sa likod ng bill natin sa may Chocolate Hills. Hindi, kasi hindi siya nakaka-elevate. Sabi ko nga nung unang pumutok yung balitang yan, buti sana kung ginawa nilang mala Ghibli Park. Napaka-tsaka. Okay. Oo, Tita El, tama ka. Australian accounts ang malaki mag-offer now. 20 years na akong sa BPO. Nung nag-start ako noon, malaki na sila mag-offer. Hindi lang ako sure kung na-sustain yung laki ng offer nila ngayon. But I suppose, meron pa rin. Sino pa ba? Hi Moon Springs, ano pong nangyari sa BBP? Ang nangyari sa BBP ay mag-extend sila hanggang April 5 para makumpleto yung roster ng target nila na 60 candidates daw for the 60th year. Wet look na puro small flowers ang hair, Mariang makiling at flowy white gown. What do you think? I like it, D. I feel it. Let's look for a peg. Tita, sinong bet mong sumali sa MS, MEI, or MC? Hindi ko na alam. Pero sana makita ko ulit si Kisses. Sana bumalik si Maureen. Sana magparamdam ulit si Alisa Malinaw kahit na panggulo. Gusto ko yung mga ganun. Ayan. Hi, Shooting America! Ngayon na ulit din kita nakita. Maraming salamat. How are you? Happy Easter! Ayan. Thank you! Alright, so BBP with 60 girls. Well, yun ang sabi nila. Hindi lang ako sure kung feasible talaga na may 60 girls. Talking about Disney Princess, kaninong Disney Princess ka po nakaka-relate? Ako po kay Merida. I have always been on Team Jasmine. Feeling ko, one of the reasons kung bakit dumami yung pusa ko was, even at a very young age, I was really into Raja. I remember ko na kapag tatawag yung nanay ko sa telepono sa Japan, maglo-long distance, hihingi ako palagi ng tiger. Gusto ko ng real life cat. Gusto ko ng big cat na ganun. So, when I was in college, nabigyan ako ng pinakaunang pusa ko. It was a beautiful Persian cat. Love at first sight. So, feeling ko, yun yung reason kung bakit dumami yung pusa ko. At
lumaki yung liking ko sa Cats is really because of Raja at saka si Princess Jasmine. Hello, all sort of video. Kamusta ka dyan? I really like your live chats. Di ba kung ano-ano lang mapag-usapan? Di bias and you tackle everything in pageantry. Ayan. Di tulad ng ibang channels, isa or dalawang MUPH candidate ang topic. Talaga ba? Meron? May ganun ba? Di ba? Okay. Sabi ni Asher, talk on urban design na lang kung ayaw ng BPO. Alam mo, isa sa mga favorite ko na shows pala nung mga early 2000s, mid-2000s, yung kay Daphne Osenya, every Sunday, I forget the title, Urban Something. Excited ako kada Sunday, pinapanood ko yun kahit late na. Anyway, what do Filipino streets need that haven't been mentioned in urban planning enthusiast communities? Curious from your guys' perspective. Alam nyo, sobrang traffic sa Cebu. Kwento ko lang. So, urban living. Thank you, Elm Street. Favorite yung urban living. Urban zone! Wala akong pinalampas na episode nun. Inuulit ko pa yun nun. So, nasad talaga ako nung natigil na sila. Anyway, balik ako kay Asher. Yung Cebu, na-realize ko, sobrang traffic talaga niya. Tapos, nung ino-observe ko, a lot of the roads kasi sa Cebu, parang feeling ko hindi sila nag-expand kahit na sobrang nag-expand ng gusto yung buong city. Dito sa Manila, kahit paano may road expansion, kaso lang sa kaka-road expansion, parang hindi talaga siya napaplano ng gusto. Yung road expansion na iniisip natin sa Pilipinas, it's always road widening pero walang planning pagdating sa foliage, pagdating sa landscaping. So, ewan ko, ako talaga pag usapang kalye, ang naaalala ko sa kabataan ko kung gano'ng kaastig yung kalye ng Malaysia noon. I mean, pagbaba pa lang namin, kasi nung kabataan ko, may ate kasi ako na nagstay sa Malaysia. So, kapag summers, nagsusummer ako sa Malaysia, tapos I stay for a few weeks, so nag-ikot-ikot doon, nagbe-babysit ako ng mga pamangkin ko, ganun. So, naalala ko lang kung gano'ng kaganda ng road sa Malaysia and gano'ng kalamig ng atmosphere kasi kahit na medyo pareho tayo ng same feels, Pilipinas, ganun, ang dami nilang plano for plants and landscaping. And since nakatira ako sa Marikina, tapos yung subdivision namin sa Marikina, ang dami ring mga halahalaman. Doon ko talaga na-gets na yung urban planning sa Pilipinas, it's really to accommodate the cars. It's really not to accommodate pedestrians and not to accommodate yun nga, yung growth ng halaman. Yun. Which makeup line or brand do you wish would make a comeback? Dorothy Jones. Naku, medyo nasusokot na akong mag-drop ng mga makeup-makeupan kasi alam ko parang ngayon I have to be like more sensitive pala in dropping like a lot of these brand names. Because a lot of these brand names, like some people have been rounding up these brands and then checking kung ano yung stand nila sa nangyayari sa Palestine and sa Israel. So if a lot of these brands are still supporting Israel and are, you know, not very supportive of Palestine, parang merong parang worldwide boycott ng mga brand nila. I don't know. I'm just really hoping hindi kasama si Charlotte Tilbury doon dahil bibili pa rin naman ako ng Charlotte at tatanggap pa rin naman ako ng mga Charlotte. Pero yun nga. Brand that I wish would make a comeback. Wala naman, Dorothy. Hindi naman ako masyadong into like makeup na babalik. I'm more into products na sana bumalik. Ang favorite ko noon ay yung amoy ng Sun Silk. Every summer lang siya nilalabas, Sun Silk na watermelon. Ewan ko kung naalala niyo pa yun. Nako, sobrang nahaba na pala ng usapan natin. Di hayaan mo, paabutin ko na lang to 1 hour 30. Yes, Ryan PT, Urban Zone Supremacy, Daphne served. Kaya talagang yung mga nakakatalino ng mga shows. Ayan. Okay.
Parang F na TV show ba ito, Tita L? Yes, parang F. Pero urban, yes, urban zone. Ayan, F tsaka urban zone yan, mga pinapag. Namiss ko na yung mga ganung shows, di ba? Pati nga yung sinasabi ko before, yung mga travel shows ni Pia. Pinapanood ko yun. That's also one of the reasons why I still continue watching Heart's program or like her shows, even if she puts out content out there na parang isang oras mahigit yung haba. Like, I still watch. I love watching luxury shows. I love watching travel shows. Eh, kasi ito yung mga bagay na hindi ko naman napupuntahan, hindi ko rin naman bibilhin. So, okay na sa akin yung nakikita. Beautiful things. Ayan. Yes, binge watch, sabi ni Asher, i-binge watch daw niya to bago pumunta ng school. Ayan. Dansam, at this point, tanggap ko na di madadagdagan ng corona ng BBP. Sana new physical crown, tapos elevated prices, 10 million pesos, kahit 20 candidates lang, tapos quality. Sana talaga, kahit na mas konting kandidata, sana bonggahan nila. Like yung tipo ng mga pa-premium, mga tipong milyones na yung usapan. Tita, naging pasarela trainer na pala si CJ sa TMP Winners. May video sila ni Chantal for training since April na yung Miss Eco. Nako, okay na okay kung yan ang magiging susunod na magiging role ni CJ. Kung pangahawakan niyo yung training, walang problema. I just hope that she is well compensated dito sa bago niyang role. So guys, ako ay mag-wrap up na. Napakwento na tayo. Yes, favorite ko rin naman tong The Devil Wears Prada. Tita, since mahilig ka sa inumin, anong favorite mong drink dati? Sunny Orange. Hindi ako masyado mahilig sa Sunny Orange kasi bongga kami noon. Just, meron na kaming ano, mga freshly kineso-kineso. Hindi, pero chika ko lang pala dyan sa Sunny Orange. May ate ako, sila yung nakabili ng Sunny Orange. I mean, at one point, nabili nila yung Sunny Orange. So, parang lugi na rin yata yung Sunny Orange nun para ibenta nila elsewhere. O, diba? May Sunny Orange connection tayo. Yaman mo pala, tita. Nakapunta ka sa Malaysia, Japan. Noong unang panahon. Hindi na ngayon. Noong mga nagbabayad pa para sa akin nun. Siyempre, ngayon, sariling sikap mo na, diba? Yun lang. Yes, Susan time. Naku, favorite na favorite ko to si Miss Susan Calo Medina. Gustong-gusto ko. Nakakatalino yan si Miss Susan Calo Medina. So, nasad ako nung na-dead siya, actually. Bagay ka din maging Belle kasi both kayong mahilig sa box. Ako? Ah, oo. Kaso lang, ayoko ng beast. Ayoko ng malalaking tao. Just, ayoko ng borta. Gusto ko yung sakto lang. Sakto lang. Sige na nga, tigil na natin to. Gusto ko kung kailan tayo walang pinag-usapan, dun humaba ang usapan natin. Oo nga naman, kung magpapa-BBP sila, sana magpa-insurance na rin sila ng bonggam-bonggam-bonggam-bong. Oh my God, wait lang, last na. I just wanna show you, wait lang, bago akong bumong. Oh my gosh, like super oh my gosh. What is this? Napakahirap. Bago ko makuha itong librong to, like 10 bazillion times to in order ni Tita B. Tita B, maraming salamat sa'yo. Wala kasi ako account sa Shopee. Pero, sa mga fanays ng Ghibli dyan, tinatry kong i-complete to. I'm still waiting for Howl's Moving Castle. But I got this from Fully Booked at feeling ko umasenso na ako sa life. Dahil hindi ko naman to afford noong unang panahon. Pero feeling ko deserve ko to. What is this? Wah! Totoro! Ah! Hello! Ay! Hi! Yun lang! So, na-try ko siyang kompletuhin, although medyo nahihirapan akong kompletuhin. Yun lang! Okay. Happy Easter, everyone! Goodbye. Ha? Di ba malaki si Bane sa Tom Hardy? Okay lang yun.
wag mong gagalawin si Tom Hardy. Yun ang laki na kailangan sa buhay ko. Chas, goodbye! Happy Easter, guys! Sino favorite mo sa Sex and the City? Si Miranda forever. Bye! Oh, because she has red hair and she's abrasive. And I feel like I'm abrasive at times. Bye! And we both have Steve. I mean, I have my own version of Steve. Okay, bye. Happy Easter, guys. Ano nga ulit to?